Kumusta po mga kaibigan? How are you? Sana ay nasa mabuting kalagayan ang bawat isa. Today's video mga kaibigan, ang pag-uusapan natin ay ang pera ng Russia. Mayroon ka ba nito? Kung mayroon ka nito ay magandang koleksyon dahil ito ay mayroong value simple. Collector's value mga kaibigan. Yan, focus natin para makita ninyo ang kanyang harap. Ito po harap ng perang ito. Ang nakalagay po dyan ay 500 rubles. Ang pera po ng Russia ay rubles yung tawag sa kanila. Ayan. Dito makikita mo yung sa Kremlin sa Moscow. Ang Moscow po ang capital ng Russia. Makikita mo dyan yung flag ng Russia. White, blue, and red. Kalinisan, kapayapaan, katapangan sa ating pakahulugan sa Pilipinas. Ito po ay Bangko ng Russia. Ayan yung kanyang seal nila. 500 rubles. At dito naman makikita mo yung 1993. Ayan. Ayan po yung harap ng perang ito. At sa likod tignan natin mga kaibigan, yan naman yung sa likod, makikita mo dyan yung sa Kremlin Moscow yung Tretskaya Tower at saka mayroong pine tree. 500 rubles din yung kanyang serial. 500 rubles, ganyan dito makasulat dito, 500 rubles. Ayan po. Kung mapapansin nyo mga kaibigan, dito sa likod, mayroong serial sa ating sa Pilipinas sa atin. Back to back may serial. Dito po sa harap, walang serial. Ayan po, wala po siyang serial number. Pero dito sa likod, ay mayroong serial number. Ayan po ang pagkakaiba sa pera natin. Ah, itong pera na to mga kaibigan, itong banknote na ito ay may dalawang klase po yan na ginawa noong 1993. Ito pong pera na to ay may mapansin ka dyan na T3 at serial number. Dalawang pong klase ito, dalawa. Yung isa ito T3, pareho malaking letter number. Yung isang klase nito yung malaki ang letter sa unahan, din maliit yung kasunod. Big, small. Ito pong nakita ko ay big, big letter number. Ibig sabihin, ito yung 11% ng frequency sa numista. Yung isa ay 90% ng frequency. Year 1993 na ganitong banknote. So, ayun. Mas mahirap hanapin po itong ganitong klaseng 500 rubles. At itong pera na ito mga kaibigan ay gawa sa papel, rectangular, noong 1993. Ayan po. At itong pera na ito mga kaibigan, pag ito ay tiningnan mo sa ilaw, mayroon ka magigitang star sa kanya na masasabing ito ay original. Silipin nyo sa tapat sa ilaw. Ayan mga kaibigan. At kung yung presyo naman ang tatanungin nyo mga kaibigan, itong ganitong pera ay di na ginagamit ngayon sa Russia kasi marami ng klase ng 500 rubles na bago. Pinalitan na po ito noong 1995. Ayan, kaya bago na po makikita natin mga 500 rubles ngayon. Kung presyo naman papag-uusapan, ayon kay Numista, ang ganitong pera mga kaibigan na 500 rubles ay fine condition ay 29 pesos. Yung ano po yun, yung big small na lettering at ang uncirculated ay 66 pesos.
kasi po 90% po yung frequency, kaya medyo marami yung ganun. Yung ganito 11% lang, yung 90% ang frequency, mga kaibigan, ay verifying condition 57 pesos. Ayan po. Kung sa atin sa local buy and sell, pwede na po ito sa 50 pesos isa, up to 100, depende sa seller. Ang ganitong condition, mga kaibigan, ay nasa verifying condition, kaya sa 50 pesos lang. Pero yung UNC, uncirculated, ay simple, maganda yon, malinis, walang tupi. Umabot lang po ng 66 pesos yung big small letter. Ayan. Ito 11% ay hindi ko siya mapresyuhan kasi ngayon lang ako nakakita ng ganito. Siguro magsimula na sa 100 pesos pataas yung ganitong fine condition. Sa eBay, mga kaibigan, tiningnan ko din naman kung magkano ang isa nito. Meron akong nakita na $3.99 sa eBay sa ngayon. Halos 200 pesos. At mayroon din po akong nakita na $9.80 ang isa. Yan, akalaga halos 500 pesos, mga kaibigan. So mga kaibigan, ang ating pera na pinag-usapan ngayon ay pera ng Russia, na kasalukuyang mayroong tensyon sa pagitan ng Ukraine at Russia. At panalangin natin ng ating Ukrainian country ay huwag mapahamak yung mga marami pang sibilyan. Sana matigil na, mga kaibigan, yung gera. Maraming salamat sa panonood. God bless you all. Bye bye.